What's up, mga pengyo? And welcome to another episode. So, this episode, mga pengyo, ay mag-share ako ng binili nating package, which is Proper Panda, para sa ating motovlogging. Meron naman akong ginagamit na microphone, which is Boya LM20. Okay naman siya, meron akong nasasagap na isa ibang motovlogger na pag low speed, okay yung sound. Pag nag high speed na, nag flip. Ewan ko lang ang anong flip yun. Iba yung flip na alam ko eh. Siguro yung parang hahang or nag-i-stop yung sounds. Parang hitok-tok na sounds, ganun. Para sa akin, wala naman. Itong nakaraang araw, yun nga, yung meron akong nakita na top branded na microphone na ready to use complete package na motovlogging lapel mic. Then, unboxing natin to. So, yan. Ito lang unbox natin. May pouch siya na Proper Panda. Karating lang to, mga pengyo, no? Excited ako kanina nabuksan. Ayan, hindi ko na naantay yung pagbablog ko. So, gusto kong makita yung yan. JT Express yung nagdala. Tiga Kabayul, Laguna yung seller. Ariel Jose D. Pascual. So, shoutout po. Lagay ko sa screen yung inyong post sa Shopee. Salamat, Shopee. Then, ang price natin is 3,243. So, mas mataas yan ng 500 or no! God, 700. Please, no! So, okay lang naman sa akin yun. Kasama na shipping dyan. Yung 3,243. Then, ang kasama lang niya, wala siyang box. Yung kasama niya lang niya is pouch, then ito, yan, welcome notes. Instruction, paano ikabit. So, bukasan natin. Ang kasama natin ay, unahin ko muna itong lapel mic. So, ito yung lapel mic. Inalis ko na yung clip na nandito. TRRS socket. Yung may tatlong line. Then, sunod naman, TRS to TRRS converter. And ito naman yung mic adapter natin from mini USB to TRS mic adapter. Then, meron pa ditong extension. Ba, gagamitin mo pang interview. Pwede mo siyang gamitin para medyo mahaba. Extension lang siya. Then, ito yung windscreen cut delete. Then ito yung other extra foam and clip. Yun lang yung kasama, mga pengyo. Example ng connection natin, halimbawa nakakabit na siya sa helmet, halimbawa lang naman ito, merong sa mic adapter, hindi mo siya pwedeng i-direct, kailangan gagamit ka ng converter TRS to TRRS. Ito siya. Yan. Connect mo nyo dito sa lapel mic. Wait, baba ko lang to. Yan, yung pinakang converter. Yan. Then, kakabit nyo dito sa mic adapter ng GoPro Hero 5. Yan siya, yan ang connection niya bago mag-working. Then, kapag ito naman yung gagamitin natin, may GoPro Hero 4 Silver or GoPro Hero 4 or GoPro Hero 4 Black, GoPro Hero 3, ang gagamitin natin is ito, yung may mini USB. Dudugtong nyo lang dito. Yan.
Then, lalagay nyo dito sa socket. Mini USB. So, first impression natin dito sa mic adapter. Saktong-sakto siya. Walang sagabal. Samantalang itong gamit kong mic adapter ng Boya. Nasaan na ba? Yun, yun. Nasa likod. Andito. Ito yung ginagamit ko dati. Sa Boya. Ang bad experience ko dito, tumatama yung hinggilid, yung goma na black dito sa mic, sa housing ko, skeletong case ng Hero 4. Kaya siya merong yung humming sound, nagkaka-humming sound kasi gumagalaw. Alright mga pengyo, so konting pagip na testing natin. Lagi natin sa phone para marinig nyo naman, para hindi kayo ma-excite. Konting pagip na sound. Huawei Nova 5T ang aking cellphone. Then gagamit tayo ng mic adapter kasi USB-C yung ating output ng cellphone. Wala tayong 3.5mm jack or slot. So yun nga, Ugreen ang ginagamit ko kasi yun ang working sa Nova 5T. Lapel mic ng Purple Panda with the mic adapter ng USB-C. Alright, mic test. Ito na nga yung gamit natin ngayon. Yung Purple Panda. So, tignan nyo kung merong pagbabago yung sa sounds. Alright. And dito sa likod, sa aking neck. Alright, alright. So, testing, 1, 2, 3. Testing. Testing, 1, 2, 3. Tingnan naman natin yung gamit. Boya M1 pala. And, yun ang sasalpa ko ngayon. Wait lang. Alright, mga pengyo. So, kasalo ko yung Boya M1 ang ginagamit natin. Yung may mahabang wire. And, yun ang pinakang sounds. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Pasensya na sa audio kasi yung ating audio output sa Huawei hindi masyado maganda. Gagawin ko kayo ng vlog na camera naman yung gagamitin nating audio testing ng Purple Panda and Boya LM20. Ano yan? Comparison ang gagawin natin. Then, yan, Boya M1. Then, lipat natin sa Purple Panda. Alright, this is a Purple Panda lapel mic, lavalier mic, kung tawagin, and lapel mic. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Alright, mga pengyo. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Alright, mga pengyo. Testing 1, 2, 3. Alright. So, alright, mga pengyo. So, hindi ko pala nailapit yung Boy M1. So, ito na yung ginagamit natin. Alright. Yan, yan ang Boya M1. So, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. So, kayo na yung pakinggan nyo na lang, mga pengyo. So, alright mga pengyo, so nasaksihan nyo na yung comparison, naging comparison, testing lang para malaman nyo kung anong pagkakaiba ng sa audio quality ng Purple Panda and itong ginagamit kong mic na nga ngayon na pang vlog, pang home. Ito yung ginagamit ko, yung Boy M1. So, Purple Panda. Nice. Alright. So, alright mga bengyo. And, yun nga, yun ang na-share natin sa araw na ito. Yung unboxing ng Purple Panda and konting sound test between Purple Panda and yung gamit kong mic ngayon, Boya M1 na pang home.
pang review, pang unboxing, and many more. Hanggang dito na lang mga penyo, and siguro gagawa tayong episode ng paano ko ikabit yung Purple Panda sa ating helmet. Kita kids ulit sa another episode, and always support the Archun Mata Vlog channel. Always ride safe sa inyo lahat, and ingat sa mga inyong mga lakad. Bye-bye!